Hello, ito na naman tayo sa panibago nating trip sa araw na ito, charot. Ngayon ay nabagtripan ko naman gumawa ng customized na ano, na case gamit itong acrylic na Art Ranger. Bumili na din ako nitong gesso, palette type at saka yung acrylic varnish. Tapos ito naman yung mga pamimilian natin na cellphone case. Ito isa naman to yung matigas yung likod. At saka ito naman yung parang kapit na kapit talaga sa cellphone na case. Pero kahit kapit siya, malambot naman yung pinakalikod niya. Kaya ito na lang pibiliin ko. Kasi para mahihirapan tayong mag-paint kapag hindi masyado matigas yung likod. Ito lang. Pero sa akin dito, ang ayaw ko lang yung button na kulay orange. Kasi parang hindi tugmado sa green. Tapos ito naman yung makapit talaga yung sa cellphone. Kaso yun nga, ano siya. Yung malambot. Tapos niyan, unboxing muna or unwrapping. Tapos ipaprime muna natin itong likod para madali natin mapinturahan. Gamit itong mga Focus products na gesso at saka ato. Dito naman sa gesso na kailangan layers ako para ma-achieve ko yung white na white coverage nung ano, nung pinakalikod niya. Nasa 4 to 5 layers ata. Tapos dito tinanggal ko na din yung tape kasi wala na itulong. Yun. Tapos ito naman yung naisip kong unang concept niya. Tapos yan, nilagyan ko ng graphite sa likod para mabilis may transfer dun sa likod ng case. Kaso nagka problema dyan. Trinase ko yung mga outline nyan kaso ano siya. Hindi siya sumakto. Tsaka hindi rin magkakasya kasi sobrang ano nung mga characters, mga ano kasi yung mga tao ay sobrang liit naman ng case. Kaya nag-isip na lang ako ng bago na yung mga gamit na lang nila o yung mga distinctive na costume nila, ganun. At ang naisip ko palang tema dito ay yung mga miyembro ng Akatsuki. Tapos dito ay outline lang natin yung mga ginawa natin sketch. Tapos yung order ko from the journalist sa daga ay dumating na. Ito yung mga detailed brush at saka isang oil paint. Tapos yun na, ang ganda rin pagkaka-package niya. Tapos meron pa mga freebie na Mentos. Manit tayo ng exacto knife para sa show. Tapos yung mga detailed brush dito, ang gaganda rin pagkaka-package. Hindi ka talaga ano na masisira siya through ano, heating. Kasi nga wala naman sira, kompleto lahat, kaya ang paroy. Tapos yun, marami na tayo nagawa dito at yung iba ay yun, halos pa tapos na, pero hindi pa yun tapos kasi magle-layer pa yan. Tapos ito, may clip ako na ganito pero wala naman ako sinasabi o ini-explain. Kaya yan, patam time-lapse na lang. Tapos itong mga katski talaga kahit sila yung mga mamamangaka talaga dun sa mga kakayahan nila ng mga kakaibak na pangyarihan. Tapos yung mix lang ako ng mga colors na gagamitin ko at saka yung mga nado sa reference. Tapos iisip na lang ng magandang pangsapaw dun sa background na magtutugma-tugma silang lahat. Kasi ang naisip ko talaga dito yung parang mga mukha ng mga Akatsuki na members. Kasi yun nag-aano sila sa space. Kulang dun sa mga paglalagyan kasi nga maliliit yung mga ganun-ganun niya. Yung mga boundaries. Siguro gawin ko na lang yung mga ganun sa papel para mas malaki yung space. Tapos kunting kwento lang dito kay Kago. So, di ba parang yung napaka-immortal niya kasi di ba parang nakuha ata siya nung mga puso. Eh may limang puso siya tapos kada mamamatay tsaka nakukonsume yung isang puso niya. Tapos sinubukan ko lagyan dito nung konting design dun sa may part ng black kasi parang ang adding na pure black lang yung background niya. Tapos yung iba madaming blending tsaka madaming design yung background.
taas. Balik dito kay Kakuzu na ang kapangyarihan niya ay yung parang mga sinulid na tayo yung mga nasa katawan niya. Kaya pwede ma-stretch yung mga katawan-katawan niya dyan. Dito naman kay, dito sa may gamit ng ano si Kisame, yung swordsman, kasama din siya doon. Parang hirap niyang kalabanin kasi di ba yung ano, yung sword niya na higop ng mga chakra. Tapos dito naman yung kay Deidara, nakakatakot siyang makaharap di ba kasi yung mga denotation, denotation clay. Basta yung mga pasabog niyang clay para hirap kalabanin. Isa pa din to si Hidan na mahirap din kalabanin kapag nakakuha na ng dugo mo. Tapos dito naman kay Conan ay ano siya, magaling siya sa paggamit ng mga paper, ganun. So yun lang yung mga alam ko tungkol sa kanila. Hindi ko din alam kung sure ba ako. Hindi pala ako sure kung mga tama-tama ba pinagsasabi ko. Tapos ito naisipan ko lang maggawa ng kakaiba yung yung background kesa doon sa iba. Na parang damuhan, ganun. Tapos ito naman si Sasori, Puppet Master at tinanggiri ang Red Sand of the Sonata. Tapos kinawa din niyang puppet yung sarili niya. Siya rin yung pumatay sa third Kasikage. Tapos ginawa din niyang puppet. Tapos add lang ng green at yellow para doon sa background hanggang sa magustuhan mo yung final result ng background. Tapos ito, i-film ko pa kung paano ako nagtitipid ng art daily. Yan. Tukupanin ko lang yan, tapos ibabalik ko dito. Tapos punti-unti din pala yung paglalagay ko dun sa palette ng mga acrylic. Kasi ano, habang nagkaganon ako, nagbibili ako, ay paalis-alis ako. So, baka matuyo lang ay masayang yun. Pero in-sprayan ko pa din naman ng tubig. Pero iba pa din pag unti-unti mo na lang. Yun, tsaga na lang sa pagbubukas at pagsasara ng acrylic na tube. Tapos yung apat pa lang mask na yan ay para, ay kay Kakuzu din ata yan. Yan ata yung pinaglalaanan niya ng mga kinakuha niyang puso. Tapos iba't ibang element of chakra din yung kanilang taglay. Tapos ito naman yung mga mask ni Obito na nagpapanggap siya dati bilang si Madara. Tapos add-add lang tayo ng more layers dahil malapit na tayo matapos. Tapos ito na yung pa-final look na ating ginawa. Lalagyan ko po mamaya ng outline yung mga mask na natakbo ng puti. At para naman mapaganda natin yung ano niya, yung pagka-glossy. Kasi po dito parang kolabo yung pagka-glossy niya. Tapos hindi pa even yung reflect ng light sa atin. So ang ginawa ko dito, gagamitan ko siya nito acrylic, yung acrylic varnish na gloss. Tapos ang napansin ko lang dito ay may glue talaga siya. Ang problema ko lang dito ay kapag nang natuyo na, nagiging malagkit pa rin. Siguro pang ano talaga to, pang yung sa mga canvas, hindi siya dun sa mga gantong palagi na hawakan. Kahit maganda yung pagkakabarnish niya, o yun, maganda yung final touch, hindi pa rin siya applicable dito sa mga gantong case. Na yun nga yung mga lagi nakakawakan na. Kaya napag-decisionan ko na lang na gamitin yung ganito yung boss na clear coat. Dito naman okay na yun. Parang smooth pa nga yung likod ng ng naging case. Kasi ano ata to? Acrylic din ata yung spray na yun. At ito na yung pinaka-final na look ng ating nagawang DIY cellphone case. Sana na-enjoyan nyo at nagustuhan nyo yung abon natin na yun. Yun lang. Paa!